Sa pagkakapatay nga ni Sir kay Janus ay siya na ang pumalit dito bilang boss ng grupo nila at inimbitahan siya ni Boss John na umaten sa party ng mga big boss. Ipinaalam niya kay Madam Helen na aaten siya sa party upang magmanman. At sa pagsunod-sunod nga niya kay Engineer Priam ay narinig nitong iniutos na itapon sa dagat ang mga container na may laman na illegal na tao. At sa galit na naramdaman ni Tisoy ay nagdesisyon siyang pasabugin ng chopper na sasakyan ng mag-amang De La Torre. At dahil busy si Tisoy sa pakikipaglaban ay hindi niya nakita na muling bumaba si Engineer Priam kung kaya't hindi ito napasama sa pagsabog kundi ang anak lamang nito. Nagsimula na mag-alisa ng mga bisita pati na rin ng mga big bosses kung kaya tumakbo si Tisoy papunta kay Boss John at nagpretend na nakikitakbo at natatakot din siya. Hindi naman nagustuhan ni Madam Helen ang ginawa ni Apollo pagkataliwas ito sa plano ng agency. Dahil ang mission ay pabagsakin ang buong Tatsulok at hindi lamang si Priam pagkat papalitan lamang ng sindikato si Priam pagkat marami ng galamay ito. At sinabi nga ni Madam Helen na out na muna sa Mission City Soy dahil nga sa nagawa nito. Ire-raid na muna nila ang mga kumpirmadong tao na nasa records na nila habang mahina pa ang sindikato dahil sa pagkamatay ni Priam. Si Nix naman ay ibinalita kay Eros na patay na nga si Engineer. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay buhay na buhay si Engineer at gustong gusto nang ipagiganti ang pagkamatay ng anak. Sinimulan nito sa pagpatay sa head na security ng event kung saan sumabog ang chopper na dapat ay kasama siyang sasakay. Napagdesisyonan din ni Engineer na itago na buhay siya upang malayang makakilos at malaman kung sino ang nagtraidor sa kanya. Samantala, si Poseidon naman ay ipinagtirik ng kandila ang kamatayan ni Engineer at ganun din ang nagpasabog ng chopper nito at sinabing hindi na rin magtatagal ang buhay nito pagkat hahantingin ito ng buong sindikato. At habang nagdadalamhati ang buong sindikato ay sinimulan na ng CIB na mag-raid ng iba't ibang sangay nito. Tatlong raid ang nagawa nila sa loob lamang ng isang linggo. Inakala nila na tamang gawin yon habang mahina ang pwersa ng mga ito at wala pang bagong leader na kapalit si Priam. Ngunit nagkaroon naman ng pagdududa si Madam Helen na bakit parang naging madali ang lahat. Napapanood naman ni Engineer Priam ang lahat ng raid na nangyayari sa mga transactions nila at millions worth na ang nawawala sa kanila. Ngunit sinabi ni Engineer Priam na hayaan na muna upang maisip ng CIB na nagtagumpay sila at ang lahat ng umaten ng party ay iniimbestigahan na. Aalis naman si Celine upang pumunta sa Milan at makipag-negotiate sa kanilang mga connection doon upang maipaghiganti ang nangyari sa anak ni Engineer. Sa pag-aakalang napatay na nga ni Apollo ang ulo ng Tatsulok na si Engineer Priam ay nagkaroon na siya ng lakas ng loob na muling puntahan si Cassandra pagkat ito naman talaga ang plano niya. Ang balikan si Cassandra pag natapos na niya ang mission. Naabutan niya ng bahay si Cassandra ngunit palihim lamang siya nagbabantay dito hanggang sa puntahan na niya ito sa ospital na pinagtatrabuhan nito at pilit na nakikipagbalikan dito. At dahil mahal na mahal ni Cassandra si Apollo ay hindi niya nagawang makatanggi at nakipagbalikan na nga rin siya dito. Sa malayo naman ay tila may nagmamasid kay Apollo at Cassandra. Subscribe na mga kachika para laging updated sa mga susunod pang mga episodes. Thank you.